Yes, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, meron tayong bisita kaagad ngayon. Hindi na natin patatagalin. Okay. So, ito, pakita na natin kaagad. Hi, good morning. Good morning po, Kuya Ninyo. Una sa lahat, maraming salamat sa pag-unlock sa aking munting channel na makasama kita ngayon. Alam ko, busy ka ngayon eh. Pero thank you, maraming Hindi salamat. Hindi naman, no. Busy lang ako maghanap ng lalaki eh. Pero ano, ito lang yung ano, kasi nakita ko kasi kagabi, Kuya Ninyo, yung content ng mga kaibigan kong vlogger. And then may mga binabanggit na sila doon nga sa content mo. Actually, hindi ko pa napapanood eh. Pero pero bago muna yan, kamusta ka na pala? Kasi long time no see eh. After nung election, medyo nanahimik kayo sa politika eh. Ano nang balita kay Kuya Ninyo ngayon? Ito, bakla pa rin, kalbo pa rin. Pero di ba nung nag-usap tayo, Kuya Ninyo, di ba ano? Okay naman yung pagkatapos ng election, okay naman yung pagiging influencer mo kasi talagang ang dami mo namang followers sa Facebook. Di ba? Ang dami talaga eh. Kapag nag-live ka, mga 800 to 1,000 views yung live mo eh. Ganun kadami. Facebook yun. Sa akin naman kasi, laro-laro lang. Totally, sa tagal ko na pagiging vlogger, ngayon lang siguro ako first time na nakapag-monetize sa Facebook page ko. Oo nga, dati hindi naman ka nag-monetize dati. Pero ito nga yung una kong tanong sa iyo, Kuya Ninyo. Bakit ano, okay naman na yung pagiging influencer mo after ng election, pero ngayon bakit para bumabalik na ulit kayo? Pumipitik-pitik na ulit kayo tungkol sa politika. Di ba okay na yung ano niyo eh, after election okay na eh. Kumbaga nagiging influencer na kayo, nagiging good vibes na kayo. Pero bakit ngayon napapansin ko, tsaka napapansin rin ng iba, unti-unti na kayong pumipitik-pitik ulit sa politika. Hindi. Ang sabi ko nga, during nung campaign, nag-promise ako na pag hindi manalo ang kandidato ko, mananahimik ako. At kung sino, tapos, hindi nun, ginawa ko naman, medyo nanahimik ako sa political vlog. I think kulang isang taon din. Minsan-minsan, kumabakbak ako, pero hindi against sa government. Pero during nung campaign, talagang bakbakan. Eh, normal yan eh, election yan eh. Iba yun, ibang usapan yun. Oo. At isa pa, nung nagsabi naman si dating Pangulong Duterte na bukas ay birthday niya, suportahan ang bagong administrasyon. Sino bang bagong administrasyon na pumasok? Si BBM, di ba? At yun naman ang tungkulin natin mga mamamayang Pilipino, ang sumunod sa alituntunin, di ba? Yun ang alituntunin natin. Pangalawa, nagsalita rin. Yung kandidat, totally, ang unang nagsalita na suportahan si BBM nung matapos ang election, natapos ang bilangan, si Yormex Moreno. Si Isko mismo. Oo, sumunod si Pangulong Duterte. Ngayon, ang nakakatawa, sa tanong mo, bakit ngayon nagiging iba? Sumuporta ako. Hindi ko kailangan kasi yung susuporta kay BBM na kailangan mag-member pa ako ng ibang samahan, organisasyon. Hindi mo kailangan yun eh. Pwede kang maging isang supporter ng isang kandidato, isang politiko na ikaw lang, na wala kang inaanibang grupo eh. Hindi mo pwede naman ganun eh. Sa inyo nga lang, sa BBM lang, mga may samahan kayo, pero may nangyayari hindi maganda, nag-away-away. Wala nangyayari. Nag-away-away. Ako wala naman ako sa loob ninyo, pero ang dami kong kakilala dyan. Yun nga kinikwento, may mga may awayan, tinggitan, hindi naiwasan yan eh. Kaya mas ang the best, ang pagiging supporter, sarili mo na lang. Di ba? Correct. Totoo yun. Wala totoo talaga yun. Obligasyon, wala kang stress sa grupo. Kahit nga solo ko nga lang sa supporter, stress, masyadong stress din eh. So ngayon, malinaw ngayon, Kuya Ninyo, na inaamin nyo naman talaga, no? Hindi naman kayo, walang halong pagpapanggap, na iskonyan talaga kayo dati. Iskonyan kayo dati. Pero ngayon, yung sinabi mo, na walang halong pagpapanggap, ang sabi ko nga, ayoko kay BBM nung election, ayoko kay Ping Lacson,
Ayoko kay Manny Pacquiao, lalo na kay Lenny Robredo. Ayoko. Isko ako kasi may nakita akong magandang ginawa niya eh. At isa pa na gusto ko din sa kanya, nung time na inaresto ako ni Kernel Ibay, pwede akong yari doon sa loob. Pwede akong galawin nila yung middle. Nasa area nila ako, pero wala silang pinakitang maganda sa akin. Bagkos, maayos nila akong pinanggil doon. Maayos. Maayos ang pagtrato. Pinabigyan ako ni Yorme ng maayos na higaan, bagong-bagong kama. Kaya, anong tayo lang para mag-ano ako sa ka? Hindi lang naman yun, dahil sa pinakitang maganda sa akin nung inamesto ako, naging aral din sa akin yun. Correct. Naging aral. Hindi naman ako pinabayaan. Ika nga yung mga nasa taas. Hindi ako pinabayaan. Time to time, tawag. O, kamusta lagay mo dyan? Anong kailangan? Ano, ganito, ganyan. May pumupunta hating gabi. Dumadalo ng mga hating gabi ng mga opisyal. Pero, doon ko nakita kung sino ang totoong kaibigan, sino yung totoong tutulong sa'yo kapag pag sa oras ng pangangailangan. Oo. Yan, i-mention ko yung isang pangalan. Ngayon, asik na. Si Attorney Aboy. Oh, mabait na tao yan. Pinuntahan niya ako personal. Pinuntahan niya ako. Totally ito ah, mayroong kang vlog, Takero. Isang vlog mo doon, mali yun yung na-vlog mo. Tungkol sa akin, na ang tumulong sa akin, si Aboy at si Mary Ann. Wala silang kinalaman doon. Nabanggit ko nga yun. Kasi nasabi ko na ang nag-bill sa akin si Mary Ann, hindi yun, totoo. Pinaako ko lang yung salitang yun kay Mary Ann. Pero hindi ko na i-mention at hindi rin si Ator ni Aboy. Dinalaw ako ni Aboy, oo. Totally dinalaw pa ako ni ano dyan, ni Idiot. Ah, ni Amazing Idol ni Nani. Yes, oo, ni Amazing. Dinalaw pa niya ako personal. Doon kami unang nag-meet. Una at huli namin yung meet. Gulat niya ako, binigyan ako ng pera ni ano doon eh. Kaya nga nung dinalaw ako ni Idiot, tinignan siya, sabi ko, kilala ko yan. Sige, sabi ko, pasok na muna ako sa loob ng selda. Para nga walang masabi na bakit hindi ako nakagulong. Baka mamaya, kalaban si Idiot sa Amazing nung time na yon. Pero maayos niya akong pinunta, binigyan niya ako na kung ano-ano. Totally, binala niyang sigarilyo, tapos pera. Kasi kung bibigyan niya ako ng pagkain, hindi ko rin ang kukunin ko, pero hindi ko kakainin yun. E, balay ko kung ano inilagay. Baka may ano, baka may Dora Rap, mahirap. Oo, pero inanuhan ako doon. Kahit kasi yun, tagulat ako, magkaaway kami, pero pinuntahan niya ako doon. Wala siyang pang-aasar sa akin. Maayos. Maayos. Doon ko nakita kung sino yung kaibigan. Pero yung speaking of Isko, syempre nung campaign period, syempre naging Iskonian kayo. Ako curious lang ako kasi number 2 ko talaga si Isko eh. Number 2 ko 'yan eh sa pagka presidente. Ano ba masabi mo sa kanya? Mabait ba? Palabiro? Si Isko para sa akin personal ah, naging malapit kami nung eleksyon. Maayos siya. Parang walang nangyaring awayan. Parang walang ganun. Parang hindi ko siya dinahit. Naging maayos yung anong naging pagkakaibigan namin. Maayos. Naging okay. Pero kung dudugtungan mo ng tanong, may pundo ba kami nung eleksyon kay Isko? Ikaw na bahala sumagot. Walang pundo ba kay Isko? Walang pondo. Pero may nagpaparating na pondo sa amin, hindi galing kay Isko. Ayun. Okay, para malinaw. Hindi galing kay Isko. Galing sa taas. Sige. Hindi ko na papangalanan. Na okay na. Kasi kilala kita eh. Pag mga ganyang bagay, confidential na sa iyo 'yan eh. Hindi nakatahan. Hindi ko na papangalanan kung saan galing 'yon. Basta ang sabi ko, nasa itaas. Sino ba ang kataas-taasan ng mga panahon na yon? Okay. Pero after nung Isko na, nung tapos ng eleksyon, so nagsalita na nga si Pangulong Duterte at si Mayor Isko, nasuportahan na yung presidente natin. Kasi, sinunod ko! Ang ganda na sinabi ni Isko, Kuya Ninyo. Kasi ano na eh, ito yung demokrasya natin, sundin natin yung takbo ng demokrasya, may nananalo, may natatalo.
So maganda yung sinabi niya, pero ito lang dito lang ako nagtataka. Sa lahat ng mga Iskonyan, ng mga vlogger, bakit ikaw lang ata yung naging pro-government ngayon? Yung mga kasama mo naging anti pa rin hanggang ngayon. Hindi. Kahit naman noong panahon ni Pinoy, naging pro-government ako eh. Ah, kaya tayo okay, kay Pinoy, okay. Pro-government ako. Hindi talaga ako anti-government. Sa full ng vlogging ko, nung simula akong vlogging kay Gloria Arroyo, kasi nag-start ako ng political vlogging kay Gloria Arroyo. Doon ako nag-start. Kasi naging boss ko yung si Jimmy eh. Ang naging boss ko niya sa kanya, si Atty. G. Santos, o kung tawagin Atty. Jesus Santos, yung tagapagsalita ni FJ. Yun ang unang naging boss ko sa gobyerno, sa Malacanang. Hanggang sa nasundan. Nasundan na. Pero, kasi kung anti-government ka, madali kang anuhin eh. Yariin eh. Madali kang tusukin eh. At yung sasabihin, kung may magsasabi man sa akin dyan, na balingbing yan si Calvo. Dati binabakbaka si PBBM. Bakit? Alam ba nila utak ko? Alam ba nilang katauhan ko? Yung nasa loob ng pagkatao ko? Hindi. Masalita, madaling magsalita na balingbing ka. Bakit? Totally, hindi nila ako mag-memesyo. May kumukuha nga sa akin eh. Nasa kampo ni BBM. Pero sagot ko, ayoko. Kasi nag-isko ako. May mga kaibigan akong vlogger dyan. Yung iba, okay. Paano yung ibang vlogger? Sabi yan, pumasok na si Calvo sa atin. Hindi maiiwasan na magkaganunan eh. Kaya ko naman mag-vlog na mag-isa eh. Kaya kong tumayo mag-isa as vlogger. Hindi ko kailangan magsama-sama sa grupo. Sabi ko nga kanina, mas maganda yung supporter ka na ikaw lang. Wala kang grupo-grupo. Mas the best pa yun eh. Agree, totoo yun. Based okay on my experience. Based din on my, base rin sa experience ko, mas magandang magsarili na lang. Kaysa maggrupo-grupo pa. Pero ngayon, malinaw ngayon. Sumusuport na ka ba sa administrasyon ngayon? Para galing mismo sa iyo mismo. Ang sabi ko nga, malinaw naman yung sinabi ko, hindi ako anti-government. Siyempre, pag sinabi mong hindi anti-government, sa tanong mo, sumusuporta ako sa gobyerno ngayon, sa administrasyon, sila ang bumubuo ng gobyerno. Sila ang nagpapalakad ng gobyerno. Hindi ako anti-government. Sagot ko noon, yes, sumusuporta ako sa administrasyon. Sabi nga eh, hindi naman perfecto kahit na sinong gobyerno eh. Hindi perfecto kahit naman si BBM, pagkakamali, pero pinipilit pa rin, inaayos ang pagkakamali. Normal yan eh. Normal yan. So ngayon, ayaw ko lang kung gusto mo ito sagutin. Bakit sa lahat ng mga Iskonyan vlogger, yung mga kasama mo pa rin hanggang ngayon, patuloy pa rin sila sa pagiging anti-government? Sa tingin ko, anti-government sila para sa akin eh. Anti-government sila ngayon eh, yung mga kasama. Yun naman talaga eh. Hindi mo naman pinisabi na para sa'yo. Bes, basta nuudin mo mga pinagsasabi. Eh, labas naman talaga anti-government eh. Hindi sila nalalayo doon sa sinasabi nilang bilawan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi sila nalalayo ngayon doon eh. Oo nga, parang dilawan na nga sila. Hindi sila nalalayo ron. Parang dilawan na nga sila magsalita ngayon, no? Oo. Kaya nga, sabi ko nga kahapon, ikaw pa ba yung banat-bay na kaibigan ko? Ikaw pa yung banat-bay na kakilala ko dati? Na madalas kong nakakausap, katawagan, katex? Yun ang sagot ko nga sa kanya kahapon eh. Sa vlog ko eh. Pahapiyaw pa lang yun. Hindi ko pa tinuto doon yung ibang ano dapat ituto. Masusundan pa yun. So nag-name drop ka na pala kagabi. Si Banat Bay talaga yung pinuntirya mo. Tsaka yung, malamang yung grupo nila, si Bisdak, naririnig ko rin eh. Binabanatan mo rin si Bisdak eh. Hindi, si Bisdak naman talaga. Inutil naman talagang putang inang yan. I'm sorry ha, kung nakapagmura ako dito. Okay lang, okay yan. Oo. Kasi ako kasi, Bes, hindi kumpleto araw ko, lalo pag nagigigil ako, na hindi ko mapigilan makapagmure. Hindi ko mapigilan yun eh. Talagang habi ko talaga. Lalo, pag gusto kong magsalita, gusto kong sabihin yung gusto ko, hindi ko masabi, hindi mo ako mapapatulog nun. Hindi mo ako mapapigil sa galit nun. Para mawala yung balas ko, mawala yung stress ko doon, sabihin ko dapat ang sabihin.
Si Bali, si Bisdak yung walang trabaho, no? Na vlogger na walang trabaho. Wala! Umasa sa asawa. Wala! Siya mismo nakita, binibigyan ko siya ng racket. Ayaw niya kasi nga pro-government yun. Oh, hindi ko na lang sabi ko saan government yun. Una, binigyan ko pa siya ng isang racket bago ko inoperan siya. 10,000 Matagal na isang oras mo, may 10,000 ka. Interviewin mo lang si ganito. Personalidad na to, hindi ko na babanggitin. Ayaw niya, takot siya. Baka papatay daw siya. Tapos ngayon, nagbabutak. Wala namang ganun. Ang babaw nun ninyo, kuya ninyo, ang babaw nun. Mababaw yung ganung mentality para sa akin. Alam niya kasi na talagang mamamatay tao yung isang personalidad na to. Okay. Oh, ayaw niyang ma-front doon. Ayaw niya. Kasi ito ah, may tatopic ako mamaya or baka bukas o mamayang gabi. Ugali ko kasi wala kasi akong regular live eh. Kung gusto ko lang mag-live, magla-live lang ako. Itatopic ko yung sinasabing BDS group. Dalawang klase yan. Dalawang faction yan. Parang sa inyo sa BBM group. May faction na BBM. Ganon din sa DDS group. May faction ang DDS. Dalawang grupo yan. Hindi isang grupo yan. Yan ang hindi alam ng mga viewer. Parang dito rin, parang sa mga supporter din ni PBBM, may PBBM may dalawang faction yan. Ganun din sa Duterte movement, vlogger. May faction yan. May faction, pero, may division. Pero kasi ano eh, hindi ko pa napapanood yung video mo kay Banat Bay eh, kasi content lang ng mga iba kong kasamang vlogger. Gulat niya ako ito ah. Pagkatapos kong mag-live, mga ilang kagabi, sunod-sunod yung mga PM sa akin. Nyo! Tinatapik ka rito! Nyo, tinatapik ka doon! Ay, pabayaan nyo sila mag-testahan! Ay, pero ito yung magandang tanong. Kasi malamang binanata mo si Banat Bay kagabi. So, nakapag-usap na ba kayo ni Banat Bay? Pagkatapos yung topic. Totally, 6 months or 5 months ago, hindi pa kami nag-uusap. Pero hanggang ngayon, sa akin wala... palagay, maayos ang relasyon namin. Wala kaming awayan. Kasi wala akong kailangan sa kanya, wala rin siya kailangan sa akin, kaya hindi tumatawag yung mama. Okay. Ang sa amin, pag may kailangan ako itanong sa kanya, may kailangan ako sa kanyang sabihin, tatawag. Ganun din siya. Pag meron siyang gustong itanong, tatawag. Kaya tanong oras, ganun din siya. Ganun din ako sa kanya. Parang sa'yo. Nagme-message ako sa'yo, gusto ko lang. Di ba? Ganun lang. Normal. Pero ito yung magandang ano eh. Ito yung dito mainit si Banat Bay ngayon eh. Yung tungkol sa issue ni Tevez. Kasi mukhang Kaya ako na-visit sa mga yan, sa mga kapwa ko iskon yan, yung iba di ko na i-mention ng pangalan. Kaya ako nag-visit, una yung sinabi ko, suportahan ng administrasyon, nagsalita ang kandidato namin, si Mayor Isko. Kung tunay silang supporter ni Mayor Isko Moreno at naniniwala sila kay Isko, dapat paniwalaan nila at sundin nila yung sinabi ni Mayor Isko na suportahan ang bagong administrasyon na nanalo, na nahalal, na pinili ng nakakarami. Hindi na issue dito kung anong issue, hindi na issue dito kung ano. Basta't nagsalita yung sinusuportahan mo, nasuportahan ang bagong administrasyon at ang uupo, tapos! At sinusuportahan mo si Digong, nagsalita rin, suportahan ang bagong administrasyon, tulungan, tapos! Kung naniniwala ka sa dalawa sa isang personalidad at nagsasabi naman sa kanyang supporter na tulungan, suportahan, tulay kang supporter nun. Pero kung hindi ka supporter nun at sinasabi mo supporter ka at nagsasabing tulungan, suportahan, at hindi mo gagawin, hindi ka supporter, nakikiangkas ka doon. Di ba? Agree. Okay. Kasi meron silang, sabihin na natin, antayin nga sila. Pwede naman silang magsabi ng suwisyon yun eh, kung may nakikita silang maganda. Di ba? Mas tapos magbigay ka ng suwisyon kung anong dapat gawin. Hindi yung ibibigay mo
puro sama ng loob na tinuturuan mo yung follower mo na magalit, mag-alsa sa gobyerno. Oh, diba? Oo nga, no? Oo nga, ako nga. Malaking tama yun. Tinuturuan mo. Eh, sabi mo, supporter kami Digong. Pero sinasabi ni Digong, iba'y sa sinasabi mo. Di ba? Hindi ka supporter. Tanggap ka. Di ba? At saka, ano, no, kuya ninyo, yung ginagawa talaga nila, hindi na pag-vlog eh. Parang tama ka nga doon. Ngayon ko lang nalaman. Alam ko kasi ito. Tama yung sinasabi ni Ben Barubal. Dati ah, hindi ako na, kay Ben Barubal, hindi ako na open sa kanya. Nakita mo man na binakbakan ko si Ben Barubal nung binakbakan ako? Hindi. Kasi alam ko sa sarili ko, sino ba yung mga nag-gigas-gigas sa mga live? Or di mo kakain na lang na nagmotor. Ito, lapag ang gigas. Hindi pa nakaka-irita ang gaganda ng sasakyan? Tapos humingi ng Gcash, no? Nakakataw. Samantalang yung ibang mga kababayan natin, OFW, nagpapakanda, hirap magtrabaho sa abroad para lang sa mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas maipadala, nakikiabot pa sila. Diba? Tapos, nakikiabot na, binibigyan mo pa ng stress yung OFW para lalong magalit sa gobyerno. Diba? Dahil hindi nanalo yung gusto nilang mangyari. Nagsalita ko nga kahapon, kaya ako na-mention na si Byron. Dahil nabasa ko naman eh, yung sinabi ni Pangulong Duterte na kung saan nagsasalita siya na siya ay nagbigay siya ng opinion niya bilang dating piskal, dating ano prosecutor, na siya ay naniniwala na ang pagkamatay ni Digamo ay ang nasa likod si Tevez. Tapos makikita mo number one na kilalang DDS vlogger. Kinukontra. Taliwas sa sinasabi niya, sa sinasabi ng pinapakilala niyang supporter siya ni Digong. Contradiction yung sinasabi niyang ganun. Iba yung suspect ni Banat Bay eh. Hindi si Tevez eh. Malupit yung suspect ni Banat Bay. Matindi yung tinuturo niyang suspect. Ang sabi ko nga kuya, kung supporter ka ng isang tao at maayos ang sinasabi, supportan si ganito, supportan mo. Di ba? Ako di ko naman pinipilit sila na maging Marcos. Hindi naman ganun. Hindi ko pinipilit yun. Hindi ko sinasabi nilang huwag niyong kontra. Hindi yun eh. Hindi yun. Ilagay sa lugar. Tanggalin nila yung salita na sila'y supporter ni Digong kung sila ay kumukontra sa sinasabi nung sinusuportan nila na si Pangulong Duterte. Di ba? Tapos, na-irita rin ako kay Byron, yung sinabi niya, ang DDS ay para lang kay Duterte, kay Pangulong Duterte, hindi para kay Sara. E ano ba ay, si hindi. Sara? Duterte yun eh. Di ba? Ay, naalala ko yan ninyo. Ito lang. Naalala ko yan. Oh. Di ba meron kayong meeting dati sa ano, yung sa God First Vlogger? Naalala ko yan eh. Tapos... Hindi. Ito, Mesa, totally, yung God First, sinasabi mong God First, wala kaming meeting dyan. Hindi kami yung tipong mini-meeting. Wala. Yun ang totoo. Wala. Yung kayo-kayo lang, yung kayo-kayo mga vlogger lang. Wala ka organization. In-organize ko yun. Sabi, alam namin yung meeting na yan sa BGC tapos na ang eleksyon. Walang alam, walang kinalaman si Escudon, walang kinalaman si kung sinong kandidato. Kaya ko inorganize yun, sabi ko, tapos na ang eleksyon. Tapos na. Sayang naman na magkawatak-watak tayo. Ginanun ko. Bakit hindi tayo gumawa ng isang organisasyon? At yung organisasyon na to, buuhin natin sa paraan na ipasok sa SEC. I-register natin. Ang ganda ng plano. Okay na. Sabi ko, hindi ako magiging pangulo, hindi ako magiging vice. Siguro, dahil ako naman nagbuo, founder na lang. Tapos ang chairman, magkabutuhan. Sabi ko, ako na ang gagastos. Sa registration check, ibigay nyo lang yung cedula nyo, ID, copy, Xerox lang yan. Yun naman ang kailangan ng SEC eh.
eh, gagamitan ko naman ng connection sa SEC. Okay na. Hindi natuloy ito. Kasi nga, hindi ko na lang i-mention ng isang tao na hindi naman vlogger, na wala naman YouTube channel, dahil laging malapit sa vlogger, at until now, hindi naman siya vlogger talaga, hindi naman siya nagbablog. Kung ano-ano ang mga sinasabi niya sa group, kung ano-ano ang gusto niyang mangyari, para bang gusto niya, madiktahan na lahat ng mga vlogger doon. Doon ako nabisi, sabi ko gano'n, PI, eh huwag na, bahala na kayo dyan. Kalas na ako. Bitawan ko na. Kasi yun ang nahalata ko na parang may agenda na. Eh di wala rin nangyari sa grupo, di ba? Wala rin nangyari. Wala rin nangyari. Eh nagulat ah. Totally. Akas. Nandun si Kent Garcia. Sabi, may mga si picture Kent. Ako nun eh. Si Kent. Kent, kasama siya. Oo, oh, kilala ko kasama yan. Kasama siya. Mm. Doon, ang ganda lahat ng mga sinabi na doon ang positive lahat. Kami doon, okay na lahat. Prepare na. Sa hindi na nalang natuloy, ang gulo na. Ang dami nang binibigyan na kung ano-ano na. Hindi, sa hindi ako nagmamarunong, nakikita ko na na gusto niyang magamit yung organisasyon. Yun ang nakikita ko sa kanya. Ah, okay, okay. May kausap na kami ng official ng NPC, National Press Club. Aangla. Aangla na. Sa SEC, may kausap na. May bagger na. Na yun. Kaya buti na lang din. Pumasok yung isang taong ito, hindi ko na lang i-mention, na nakikialam na, nagdidikta-dikta na. Kaya, nag-visit ako, naglayasan ko na. Nilayasan ko. Hindi kasi, ano, nangyari. Ah, kaya ko rin. Pero kaya ko rin kasi napanggit yun, Kuya Ninyo, kasi nakita ko yung vlog ni Models of Manila dun eh. And then, parang nabanggit niya nga doon na isa sa mga agenda, kung sakaling tatakbo daw si Isko, susuportahan ng God First Vlogger na yan, si Isko. Hindi, wala pa yan. Wala pa ang yan. Talagang agenda noon, meeting ngayon, mabuo lang ang organisasyon. Mabuo. Yun ang totoo. Mabuo ang organisasyon, mapanatili, nabuo yung communication ng mga tropa. Yun ang ano noon. Yun ang objective noon. Mabuong organisasyon. Pero wala, parang wala nangyari. Dahil nga nag-visit ako sa isang official eh. Na sa isang tao na hindi naman vlogger. Sabi ko, vlogger ka ba? Alam mo ba ang galaw ng vlogger? Na-experience mo bang mag-social media live? Ginanong ko, hindi mo pala alam eh. Bakit ka nakikisaw-saw? Oo nga. Ginanong ko. Kaya ang ginawa ko, eh hindi, ikaw magbuo. Layasan ko na. Yan ang ginawa ko. Wala, hindi ako nag-update. Ayaw nga pala, nakalimutan ko pala, dun pala sa Iskonian Vlogger, dalawa pala kayo naging pro-government pala. Ikaw, tsaka si Mark, si Models of Manila. Ayan ang nakita ko eh. Oh, parang dalawa kayo. Kay Model of Manila, ang nakita ko naman sa kanya, marunong siyang lumaro. Marunong siyang umano. Sa Agos. Sumabay sa Agos. Yun ang kailangan ng isang vlogger. Pag ang isang vlogger hindi marunong umagos, hindi marunong sumakay, tanga ang isang vlogger pag hindi marunong gumanon. At hindi matatawag yun ang kabalingbingan, hindi matatawag yun ang kasipsipan. Hindi matatawag yun. Marunong ka lang lumaro. Hindi, tsaka Kuya Ninyo, para sa akin, mas maganda yung suporta mo yung gobyerno kasi yung ginagawa nga nung mga... Correct. Kasi kung nalabanan mo ang gobyerno, hindi ka mananalo sa gobyerno. Hindi ka mananalo. Nabanggit lang kasi si Mark. Kasi nung kinausap ka ni Mark, napanood ko kasi yun eh. Parang tinanong ka ni Mark eh. Sabi ni Mark sa'yo, kung tatakbo si Isko, susuportahan natin bilang senador. Pero meron kang sagot eh. Depende kung titirahin ni Isko si Sara, hindi ko siya susuportahan. Sinabi mo yun eh. Wala akong matanda na ganun words. Hindi mo naalala. Napanood ko yun eh. Napanood ko yung naalala. Oh. Napanood ko yung ano na yun eh. Kasi parang doon talaga lumabas yung pagiging DDS mo talaga. Kumbaga, priority mo talaga, Duterte. Kasi sa akin kasi, si Sara maganda ang pinakita sa akin ni Pangulong Duterte. Wala akong masabi kay PRRD na negative. Maayos siyang mag-alaga. Maayos.
Maayos. Okay. Sa lahat pero, na naging problem ko, talagang may kasagutan. May kasagutan sa kanya na magandang naging kasagutan. Pero ito, nasasayuan kung gusto mo itong sagutin. Kasi nabanggit mo yung Gcash eh. And then yung word na pakimkim, biglang nauso yan eh. Hindi, normal yan. Normal. Normal yan sa isang political vlogger. Depende yan sa isang vlogger na political. Pag ikaw nakitaan ka ng isang official ng gobyerno, politiko, government official, cabinet secretary, ASEC, etc. Basta connected sa gobyerno, na ayos ka sa paningin nila, hindi mo kailangan mag-apply. Ikaw mismo ang i-PPM nila. Ikaw nila, mismo ang kakausapin nila. Tested yan. Totoo at yan. Ang bigayan dyan, doon sa tangat bobo na magtatanong sa akin, magsasabi, maghahamon ng ebidensya, huwag tayong tanga. Ang bigayan dyan, dalawang klase yan, ay tatlong klase yan ang bigayan ng pera dyan. Una, bank account. Pangalawa, Gcash. Pangatlo, personal ang abutan. Walang pirmahan, walang kontrata, verbal ang usapan. That's it. Ganun ang bigayan as political vlogger. Walang kontrata. Oh, regular kitang tao, ha? Walang ganun. Kahit sa akin may mga ganun offer, hindi ko tinatanggap. Bakit? Kasi pag ako nakatali sa isang opisyal, hindi na ako pwedeng pumunta kay ganito. Hindi ako pwedeng pumunta ron. Eh kung magkakalaban yan. Naipit ka na. Yes. Naipit ka na. The best ang pagiging freelancer. Totoo yun. Tested yan. The best ang freelancer. Basta sa experience ko. Na wala kang grupo. Bakit ka mo? Ayoko rin may grupo. Bakit? Sabihin nyo nilang swapang ako. Kasi pag grupo kayo, pinatawag kayo ng isang opisyal, nandyan lahat kayo. Ang bigayan dyan, maghahati-hati kayo para kayong aso. Di ba? Oo nga. Hati-hati na kayo dyan. Eh kung ang later mo tapang abutan doon, swapang, binawasan pa. Di nagkahindot-hindot na. Nagkahetot-hetot na. Yan ang pagsisimula ng awayan. Ng mga, ano, ng mga naka-payroll. Pag ikaw isang vlogger na hindi naka-payroll at hindi ka kinukuha at hindi ka binibigyan, isang ibig sabihin yan, walang kwenta ang pagiging vlog mo sa kanila. Walang wala kang bilang. Wala kang bilang ibig sabihin. Yan ang totoo. Masakta na yung iba, ha? Yung ibang vlogger na hindi nakakatanggap. Masakta na kayo. Wala akong pakialam. Kasi sa akin experience, pag sabi ko, baka tayo, mami, tumampunin natin ito, boss. Walang bilang eh. Mahina yung ano niya, yung tirada. Si Bisdak ba may bilang? Walang bilang. Si Bisdak ba may bilang? Si Bisdak? Ha? Si Bisdak ba may bilang si Bisdak? Di, si Bisdak, nagpupumilit na maging DDS vlogger na hindi naman siya part ng DDS vlogger. Kailan ba sumulpot yan nung pababa na si Pangulong Duterte? Oo nga. Nagsimula at tayo sa Dolomite eh. Kaya nga, ang sabi ko nga kahapon sa Kero, bumalik na siya sa cleric operation, bumalik na siya sa Intramuros, bumalik na siya sa Biwo, at doon, bilangin niya mga buhangin doon. Doon sa vlog niya. Kung inang piraso ang buhangin na nando doon. Yun ang i-vlog niya, i-content niya yun. Hindi yung nagiging political vlogger siya na hindi naman siya political vlogger na nagmumukha siyang tanga. Eh talaga naman tanga. Ito may iba lang tayo kasi 'di ba matagal kang nanahimik sa politika. Pero naging ano talaga 'to eh. Matagal ka nanahimik sa politika, mahigit isang taon din eh, almost one year din. Hindi, pero kulang-kulang isang taon. Dito ka talaga nagsimula eh. Dito sa babae na 'to eh, kay Maharlika. Actually trending talaga 'tong ginawa mo kay Maharlika kung ano-anong na real talk mo si Maharlika dito na sinasabi mo nga na dati siyang loyalista, na sinasabi niyang BBM supporter siya, pero ngayon iba na yung sinasabi niya. Iba na, papaninira na talaga sa gobyerno yung... Normal, sa akin ha, normal yung maging ganun ang bugso ni Maharlika. Normal yun. Kasi nag-BBM siya eh. Meron siyang ini-expect na pagka-pwesto ni BBM, alam ng tao, alam ng mga nakapalibot kay BBM na nag-BBM siya nung eleksyon. Ngayon, meron siya siguro mga pinasok, meron siguro siyang gustong mangyari na hindi niya nagawa
or hindi siya napagbigyan. Kaya ganun ang nangyari sa kanya. Kaya naging antay siya. Nung una pa nga, di ba, nung paano pa, bandang huli. Hindi din siya galit kay BBM. Pero bandang huli, ayun na. Galit naging na. Ano siya, tuluyan ng galit. First gentleman ng araw. First diba? Gentleman ng araw. Oh, yun nga, yun nga. Hanggang sa tuluyan pero, na siya na ano. Pero normal yun. Siyempre, nagpakahirap din naman siya sa US. Nagpakahirap din siya sa kapela ng mukha niya. Tapos wala siyang nangyari ngayon. Nangang inabot niya. Pero matindi naman kasi yung gusto niya ng position eh. Matindi naman yung gusto niya position eh. Ano eh, ambassador ng US eh. Hindi naman pwede hindi kaya ng utak. Dress. May utak ba siya? Ayun nga eh. Hindi kaya ng utak niya eh. Sa kang ambassador, hindi pwedeng talakera doon. O, dapat formal ka hindi talaga doon. Hindi pwedeng talakera. Kailangan may utak. Pero ano? Ha? Pero ito yung ano, dito talaga ako nagtataka sa iyo talaga. Depende kung sasagutin mo to ah. 'Di ba sa Baguio kayo nakatira, 'di ba? Pero bakit hindi kayo naging pro Bantag eh, si Bantag na sa Baguio? Sandali. Okay lang kung ayaw mo sagutin ah. Sa iyo. Simple. De, sasagutin ko 'yan. Ah, sige, sige, ako sige. Wala akong pakialam sa mga comment section dyan na negative kung ano. Normal yan. Sabi mo nga kakagabi sa akin nung isang araw, nyo, pwede ka bang makaumakyat sa live ko? I-off ko ang comment section. Ang sagot ko sa'yo, huwag mong gawin yan. Papayaan mo silang mag-ngak-ngak dyan, magalit sa akin. Murahin nila ako dyan. Kung anong sabihin nila, hindi naman ako mamatay eh. Hindi naman nila ako nasaktan. Hindi naman nila ako nakuro. Ito pa rin. Mukhang aswang pa rin, panot pa rin, bungal pa rin. Sa tanong mo, sasagutin ko. Taga-Baguio ako, bakit hindi ako nagbantan? Unang-una siguro, mabuti ang Diyos. Mabuti. Bakit? Nung na-interview ko si Herbert Kulangko, live yun, hindi naman ako mapipigil kung anong sasabihin ni Herbert Kulangko. Teka. Yung nakakulong? Yes. Na-interview ko yun, nilabas ko yun. Nilabas ko, ito. Malay ko ba kung anong mga sasabihin ni Herbert Kulangko against kay Bantag? Malay ko ba kung ano yung mga pasabog niya sasabihin laban sa isang personalidad na kagaya ni Bantag? Ngayon, nilabas ko na yon. Nasundan pa ng isang retiradong general na dating CIDG na witness laban kay Dilima sa katauhan ni Retired General Jerry Valeroso. Puro negative ang sinasabi. Panahon yun ni Pangulong Duterte. Ngayon, na-arresto ako ni Kernel Ibay June 23, 2021, ata yun, di ba? Nung na-arresto ako. Nung time pala na yun, pinapatrabaho na rin ako ni Bantag. Pinapatrabaho niya ako. Trabaho as in, trabaho na? Huntingin. Okay. Natsimpuhan lang ako ni Kernel Ibay. Nung natsimpuhan ako, paglaya na, nakabil na, accident, kumain ako sa Seafood Island. Mm-hmm. Diyan malapit sa Manor Hotel. Sa Kamjan, hey, Seafood Island. Araw ng Sunday. Uh-oh. Seafood Island, kamayan yan. Kamayan. Alam ko, tapos na halian, tapos na akong kumain, maghuhugas ako ng kamay. Nadaanan ko mismo si Bantag. Nagkatitigyan kami. Biglang din, putra Jessica, ikaw si Nico, di ba? Yes, sir. Dumanon ako. Nung ginanon niya ako, EI ka. Gago ka. G.O. ka. Ganito, ganyan. Swerte mo na aresto ka ni Ibay. Kung hindi, patay ka na ngayon. Dumanon. Bakit siya ng problema ko sa inyo? Sinisira mo ako sa social media. Ginawa niyo ni Herbert Kulangko sa mga vlog mo. Magkano binayad sa'yo? Tatapatan ko. Ha? Nagulat ako ron. Sir, walang ganon. Nung sinabi niyang, utragis ka, papapatay niya daw ako ng gano'n. Ginawa ko, may tinawagan ako. Sir, hindi ako kalaban ng gobyerno. Bata ako ni ganito, ni ganyan. Yun, tinawagan niya, kinumpirm. Tao natin yan, hindi kalaban si ninyo, hindi marunong mag-edit ng video si ninyo. Puro live yan. Okay, hindi niya ako ginalaw. Swerte mo. Sumagot si boss, gumanon siya.
swerte mo. Ayusin mo yung pang-aliveming mo, sabi niyang ganon. Ngayon, sabi mo, kung taga-Bagyo ako, bakit hindi ako? Eh, naka-experience ako sa kanya ng personal na gano'n, ng ugali niya eh. Tapos, babantaan ako, tapos ngayon, magbabantag ako. Napakagago ko naman. Diba? Ang sabi ko nga, si Bantang, may maraming nagawa na mabuti sa Bucor. At kung ano man ginawa niyang mabuti, obligasyon niyang mabuting gawin yun, dahil official siya ng gobyerno. Pero yung ginawa niyang mga katarantaduhan, bakit hindi inabas ang ibang vlogger yun? Oh. Diba? Yung kagayang pagbubungkal na naghahanap na kung anong miminahin na Gintoro na wala naman palang permit ang dating DOJ Secretary Minardo Guevara. Nagsalita si Guevara, wala siyang binigyan na permiso na gawin niya. O bakit niya, ba't niya ginawa? Oh. Doon may pagkakamali siya. Ngayon, hindi ko sinasabing totoo yung sinabi ni Herbert Colampo. Hindi ko sinasabing totoo yun. Normal na salita mo lang eh. Siya, eh, nagtatanong lang ako eh. Di ba? Ayun ang sinagot. Sa akin. Ayun ang sinagot ang magawa mo doon. Hindi napapatay niya ako. Baka nauna pa ako kay Perselapin. Hindi tayo nag-uusap ngayon. Hindi ako nakatyo pa kagabi. Kung nagkataon. Ay, marami ka rin jowa ah. Pero ano, babala. Hindi. Alam mo, Bes, pag sinabing maraming jowa, isa lang ibig sabihin niyan. Marami akong pera. Kasi may pambayan. Ganun lang yan. Pero ano, pero siyempre ikaw, may na-experience ka kay Bantag. Pero itong mga kasama mo sa Iskonyan, talagang todo suporta kay Bantag. Wala! Eh. Umangkas lang yan, mga yan. Umangkas lang na sa popular ni Bantag. Pero yung pagiging popular, hanggang kailan? May tatago ba ni Bantag yung katotohanan? Pabayaan nila ang korte ang magsalita. Hindi nila pwedeng sabihin na inaapi si Bantag. May kakayahan si Bantag kumuha ng abogado na magagaling. May kakayahan siya na mag-hire ng abogado. May kakayahan siya. At saka ano, di ba? Saka tama yung sinabi mo, di ba? Paano kayo tutulungan ni Bantag na sinusuportahan nyo? Eh, sarili niya nga, hirap na hirap siyang suportahan, ipagtanggol. Oh. Hindi naman masamang mag-i-depensa mo yung isang tao. Kasi sa ating mga vlogger, kuya, kung sino ang trending, yun ang kinokontent. Totoo yun. At hindi maiiwasan na may mga palipad dyan. May mga sponsor na mga follower, na mga marites na matatanda na nawala naman alam ng utak. Ay, kawawa naman, kanito, ganyan. Kasi sa ating Pilipino, likas ang manawain eh. Sa akala mo, aping-ape. Pero, para matuwa ka doon sa vlogger, at yung vlogger na mangmang din, para ituloy-tuloy niya yung ginagawa niya kahit malina, ang kanyang ginagawang depensa ng depensa, may natatanggap eh. Para hindi maputol yung natatanggap sa ibang follower at doon sa kusinong Panginoon niya na nagbibigay pa sa kanya ron, tuloy siya sa katarantaduhan ng pagbablog niya ng suporta niya ron. Ganun ang labanan dyan. Di ba? Pero ano... Pero hindi na kasi naging maganda ito lang kasi para sa akin, no. Hindi kasi naging maganda kasi nung sinusuportahan nila si Bantag, ang lumalabas nagiging masama si Boying. Ayun. Yun ang datingan ha. Totally. Paboro ako sa sinabi ni Secretary Rimulya. Alam ba nila ang batas? Alam ba nila ang batas? Mag-aral sila ng batas. Kaya nga bago ako bumakbak kay Bantag nung mga pass, nung kainitan nung issue na yan, pinapanood ko si Rimulya eh. Pinapanood ko si Bantag. Sabi ko, mali si Rimulya. Mali dito si Bantag. Kasi una-una, kahit anong explanation mo sa social media, sa media, press, hindi makakatulong sa'yo. Dapat ang gawin mo sa korte ka mag-explain. At maglagay ka ng tagapagsalita mo. Para ang nagsasalita mo na yon, siya ang malintikan, hindi ikaw. Pero ginawa niya, inaakon niya lahat eh. Siya ang spokesman ng sarili niya. Hindi naman makakatulong yun eh. Dapat doon ka lang sa korte. May limitasyon ang pagsasalita mo. Lalong kaso na yan eh. Eh, abogado si Rimulya, napag-aralan siya ni Rimulya ng galaw niya ngayon. Oh.
Napag-aralan kasi, siya. Tsaka ano, tsaka ito rin yung ano, tempting naman, yung ginagawa nila kay Bantag, ganun din yung ginagawa nila ngayon kay Tevez. Ayun ang napansin ko eh. Yung pinaka-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 p
yung mga kapwa ko, DDS vlogger, kapwa ko Iskonyan, na iisa ang mga kumpas na paghahalata na naka-payroll. Ano ba ang payroll? Bayan. Dahil dito. Dahil dito. Kung bayan. Hindi man dahil dito, dahil siguro sa... Dahil siguro dito yan. Ano yan? Dahil dito siguro. Baka siya buyan na. Hoy, di ako nagaganon. Alam ko naman. Dahil siguro sa mga ganito. Ah, sa credit card. Oo, dalawa yan. Yung isa pang follower, yung isa pang personal account ko. At saka maraming pera sa Tebes, ha? Ha? Maraming pera sa Tebes. Mes, hindi na kailangan sabihin yan eh. Asyendero yan eh. Pero ang ano dito, dapat ang gawin nila, ibahin nila ang kumpas. Ibahin nila ang kumpas. Masyadong halata na iisa ang nagkukuman sa kanila. Iisa ang kumpas eh. Iisa. Iisa ang kumpas nila eh. Iisa. Ngayon, naging ganyan ako nung araw. Iisa ang kumpas na sinasabi ko, masyadong halata ang galawan na naka-payroll. Mm. Di ba? Naka-payroll. Kasi ako na, experience ko eh. Experience ko yan. Kaya alam ko ang galawan ng ganyan style. Ang masaklap dito, na-experience. Nagsasalita ako ng ganon na hindi ko na-experience. Eh, na-experience ko eh. Totoo yun. At ang sinasabi ko nga, kahapon, kilala niya ako personal, lahat ng usapan sa cellphone, naka-record ang usapan. Yun ang sinasabi ko. Kaya huwag ako. Speaking of ano? Mababaliw sila, mas mababaliw sila sa akin. Speaking ng ano, speaking ng mga ng naka-record, siyempre yung live mo kagabi, napanood na rin nila yan, sigurado napanood na nila yan. Nag-aabang ako! Nag-respect ng tatlo! Ayun nga, bakit di nga sila sumasagot? Abay, ewan ko! Bakit hindi nag-live si Uli kagabi? Si Dada, si Byron, nang post lang si Byron ng words. Aba ko, kanino yun? Ay, mas matakot sila sa'yo. Hindi, ang sabi ko nga, regular kaming nag-uusap at kilala nila ako na naka-record. Huwag ako. Ganun lang. Ganun lang. Simple. Sagot. Diyan. O kaya siguro hindi ano. Eh, sa tingin ko lang, kaya siguro ganun. Hindi kanila. hindi sila makasagot. O, ito na lang. Natawa ko sa banat mo eh. Magandang ano, magandang... May natututunan ako. Hindi, ito na lang. Kasi meron ka ring pinalabas eh. Alam ko na hindi mo rin 'to sasabihin. Ako naman ito naman Takero. Hindi ako perfectong tao. Hindi ako mabuting tao. Kahit naman ikaw, Takero, hindi ka rin malinis sa tao, hindi ka rin mabuting tao, hindi ka rin perfecto. Lahat tayo makasalanan. Totoo 'yan, totoo. 'Di ba? Totoo yan. At yung taong nagkakamali habang may buhay, habang humihinga, may pag-asang magbago. Diba? May pag-asang magbago yan. Lahat tayo may pag-asa. Diba? Kaya huwag masyadong magmalinis doon sa mga kung sino man ang natamaan ko kahapon, kung sino man na anuhan. Tigilan nila ang drama. Huwag silang magpo-post ng mga note-note message kung hindi nila kayang pangalanan. Ang ina nila. Ganun lang 'yon. Ito medyo nakaka-intriga din 'to eh. Alam ko hindi mo 'to papangalanan eh. Totoo ba na merong vlogger na Iskonyan na bugaw? Nabanggit mo 'yun. Meron. Meron talaga. Meron. Sa Bulacan. Nasa Bulacan.
Tinanong ko pa kahapon eh. Nung isang gabi, tinanong ko siya eh. Umamin. Hindi naman. Tinanong ko siya. Sagot niya, sinong vlogger yan? Anong pangalan? Ang sakot ko, hindi ko nga alam kung ano totoong pangalan nito eh. Alias lang ang gamit eh. Alias lang. Ah. Hindi niya, alam ko, na alam niya na siya yung tinutukoy ko. Tinatanong niya ako, anong pangalan? Anong pangalan? Sabi ko, ayaw niya nga magbabanggit eh. hindi ko alam kung anong pangalan niya. Dali. Dali. Alam mo naman ako sabi ko eh. Oh. Babae ang binubugaw niya. Serya? Oo. Ano ang tawag mo? Ha? Pero kilala mo. Kilala mo ang boses na yan? Bukang kilala ko. Bakit tinutukoy kong bugaw? Bukang kilala ko yung best friend mo yan. Direct ako na siya, pero hindi ko siya sinabi na siya. Pero siya ang tinutukoy ko. Best friend ko yan. Yung boses na yan, best friend ko yan. Kaya sabi ko nga sa kanila, huwag ako pa sila lahat naka-record ang conversation namin. Mga bullshit sila. Paano pala to? So ngayon, siguro naka-ready ka naman sa pwedeng mangyari kasi kasama mo na si Size Conyan ngayon yung may conflict ka ngayon eh. Ay, alam mo kuya, sabi ko nga as vlogger, normal ang negative, positive na komento maging reaksyon sa iyo. Pag ang isang tao, viewer, malawak ang utak, hindi tangang viewer, wala siyang masasabing negative sa'yo. Ako, nagpapakatotoo ko, sinabi ko, yes, bayad ako. Nakatanggap ako eh. Pero kung maghahamunan ng ebidensya, saan ang ebidensya katibayan mo? Huwag ganun. Kasi sabi ko nga, walang ebidensya na pipirma ka. Ikaw kuya, kukunin kita, vlogger kita, taga-attack dog kita, bakbakin mo, papayag ka bang pipirma ka? Wala, hindi. Dapat na yan, dapat tago yan. Tago dapat yan. Di ba? Hindi ka papayag. Glano naman ako. Napakamangmang ko pag pumayag akong pipirma ko dyan. Di ba? Pero, hindi naman siguro kukunin ako ng mga boss kung mangmang ako. Totoo yun. Diba? Pero ano lang, Pero at least ngayon, malinaw na ngayon na kahit na Iskonyan ka dati, ngayon, malinaw na pro-government. Hindi, ako naman, best. Hindi ako dating Iskonyan. Hanggang ngayon, Iskonyan ako. Ah, okay. At okay, hindi okay. Ako nagsisisi na sinuportahan ko si Yorme. Pero, hindi ako anti-Marcos. Ngayong panahon ng kanyang liderato. Kasi gobyerno na yan eh. Sumunod tayo sa gobyerno. Kung may kakayahan kang lumayas sa Pilipinas at ayaw mo sa gobyerno ito, lumayas ka sa Pilipinas, doon ka sa ibang bansa. Huwag kang manira sa Pilipinas. Dahil siya ang leader eh. Nasa Biblia naman yan, di ba? Sumunod ka sa mga alituntunin ng pamahalaan. Kasama sa utos ng Diyos eh. Hindi ako banal. Hindi ako banal. Ako ay supporter ni Pangulong Duterte. Supporter ako ni Yorme. Bilang supporter, nagsalita yung sinusuportahan ko, suportahan ng bagong administrasyon bilang supporter. Susunod ako, tatalima ako sa sinabi nila. Oh, pambabalingping ba yun? Pagsisipsip ba yun? Hindi. Gumagawa ka lang. Gumagawa ka lang ng tama. Kasi hindi ko, dahil naniniwala ako sa mga sinasabi niya, kaya ako sumuporta kay Isko, naniwala ako sa kakayahan niya, nakita ko yung maayos niya. Ngayon, pagbabalingping ba yun nung sasabihin kung sumusuporta ako kay Marcos? Hindi ako susuporta kay Marcos na para masabi kong Marcos na ako. Sasama ako sa mga gathering niya, pupunta ako doon. Hindi ko gagawin niya, pas hindi ko kailangan gawin yan. Yung sumunod ako sa batas, sumunod ako sa alituntunin ng gobyerno, nagbabayad ako ng tamang buwis ko, pamimili ko ng sigarilyo, nagbabayad ako ng buwis. Oh, yung ATM ko, kinakaltasan ng buwis yan. Oh, taxpayer ako. Yun, sumusunod ako sa gobyerno sa mga ganun halimbawang gawain mo. Hindi mo kailangan sumunod sa gobyerno na kung saan ang Pangulo nandoon ka. Hindi mo kailangan masabing supporter kang ganun.
magpakatotoo lang. Kasi naawa lang ako, Takero, yung ibang supporter nila, binubulag nila. Binubulag nila sa kalokohan, katarantaduhan, na pinapaniwala nila ang ganitong ginagawa ng gobyerno. Yun na, doon ako natatawa. Yung isang vlogger na lang, kaya ito, binanggit mong pangalan kanina, si Bisdak. Ang sabi niya kanina, dapat daw si Abalos mag-exhibit sa kaso ni Digamo. Nung sinabi niya, yung tawa ako ng tawa. Bakit? Ano? Mag-exhibit daw si Abalos. Sabi, ikaw kaya, pag gano'n ang sinasabi, mag-exhibit ka. Anong dati, anong pagkakaunawa mo sa gano'n? Ano ba yun? Parang nagpapakita? Parang exhibit eh. Mag-inhibit. Dapat daw. Si inhibit. Umalis. Ano ba ang trabaho ni Abalos? Eh, trabaho ng ano yun eh. Trabaho ng JLG yun eh. Kasama siya dun eh. Oh, diba? Ano ba si Digamo? Gobernador. Local government. Ang dati kasi sa akin, pag sinabing mag-inhibit ka sa kaso, sandali, fiscal ba si Abalos? DOJ secretary ba siya? General prosecutor ba siya ng DOJ? Hindi naman. Di naman siya solicitor general. Ano Department of Interior and Local Government siya. JLG siya eh. Kaya nga, doon ako natawa doon sa dito kay Bistak na mag-ibit. Sabi ko, taka naman ito, mag-ibit si Abalos. Hindi naman siya fiscal. Hindi naman siya dyan sa kasong yun. DILG secretary siya. Ang layo naman ata ng topic niya. Pwede siyang ano si Secretary Abalos pwedeng tumulong sa investigasyon kasi nga ano naman siya. Yes, at under niya 'yan eh. Oh, under niya 'yan. Local government 'yan eh. Kaya nga doon ako natawa. Nung napanood ko mga ganung tirada ni sabi ko putang ina 'to nagpapanggap tong may utak, wala naman utak. Ang layo ng contempt. Kagaya kahapon. Galit na galit kahapon yung isa pang binabakbakan kong vlogger na patay gutom din na nagbibilang dati ng puno dyan sa Intramuros at sa Baywalk at nagbibilang din ng mga isda doon. Ngayon naging political vlogger din. Dati nag-away ang dalawang yan, si BMR sa katong si Bisdak. Ngayon nagbati na uli. Siguro nagkasundo na sa bigayan ng pera. Ayun, parang walang nangyari. Ngayon, ang nakakatawa rito ito. Kahapon, pinapanood ko yung re-upload niya. Galit na galit ito sa dalawang vlogger. Ibang mukha ang naka-prod, pati yung kalbong atorne. Pero lahat ng mga pinagsasabi niya, ako ang gusto niyang patamaan, pero hindi niya magawang panggitin ang pangalan ko. Hindi niya magawa. Ipinapanood ko nga eh. Tapos dito, napulaan ko pa sila. Napulaan ko pa yung ginawa nila kahapon na live ni BMR. Anong napulaan ko? Takero, pag halimbawa gagawa ka ng accusation. Magpaparapol ka na magbebenta ka ng ticket na ang halaga ng ticket 2,000. O sabi na natin, 200 pesos ang isang ticket. Pag manalo ang ticket mong yan, meron kang Fortuner Brand 2023. Di ba dapat meron kang permit ng DTI? Oo, kasi malaking pera yan eh. Dapat meron. Di ba may permit ka dapat? Bakit walang permit ang ticket nila? Hindi ba kay Bantag din mayayari dyan? Totoo nga yun. Totoo ayusin nyo yan. Yung akus nyo yan. Hindi si Bantag ang may gawa niyan, pero yung isang vlogger na nagmamarunong din. So, si Bantag pa rin mapipitakan dyan. Ayusin nila ang ticket na yan. Ongoing ba? Ang permit sa DTI. Ha? Ongoing pa yon yung parapon yes. Nila? Yes. Ongoing pa. Ongoing. 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 Kaya nga natatawa ako sa kabubuhan nila na nagpapanggap na mga may utak. Pambayad daw yung sa mga pangtulong daw yung sa nag-aaral ng pagkaabugasya. Tapos sabay, gastusin daw sa mga aktibidades ni Bantang. Pero hindi naman si Bantag talaga ang may gawa, yung isang vlogger. Ay ang bobo, binadami si Bantag doon. Bakit niya binabanggit si Bantag? Kaya nga! Ay, bobo! Dinadamay nila din. Magiging issue na naman kay Bantag yan. Ay, magpasalamat kayo kasi binigyan ko kayo ng ide yung mga Bantag vlogger, ha? Ayusin nyo na yan. Hindi, pero ito na lang, Kuya Ninyo, kasi naka-isang oras na tayo, no? Ang bilis ng oras, eh.
So, kasi yung maganda kasi sa'yo, inamin mo talaga na hanggang ngayon Iskonyan ka. Pero sumusuporta ka sa presidente. Oo. Pero paano yung ibang vlogger na ayaw umamin? Na dati silang anti-Marcos, tapos ngayon nagiging pro-Marcos. Hindi. Ano mo, best? Ito ah. Hindi ka bawasan sa isang pagkatao kung umaamin ka ng pagkakamali mo. Hindi ka bawasan yan. At hindi mo ikakamamatay ang pag-amin mo ng isang pagkakamali. Pag ang isang tao hindi marunong magsabi at hindi umamin, marunong umamin ng kamalian, hindi tao yan. Halimaw yan. Na ang tingin niya lahat tama siya. Mas maganda magpakatotoo na lang. Magpakatotoo. Yun nga. Diyos lang ang hindi nagkakamali. Tao lang tayo. Kasi normal sa tao ang nagkakamali. Kasi meron ka kasing isang content na isang vlogger eh. Na kinakilala mo eh. Dating DDS na Dilawan, nag-Iskonyan din ata. Tapos ngayon loyalista na raw siya. Na-content mo na yun eh. So, mas maganda nga yung sinabi ko na content, hindi ko matandaan yung iba. Oh, nga, pero manin-call ko yan. Naalala ko. Dito lang, si Kaki Rocky. Si Rocky, na-meet ko yan one time. One time ko lang na-meet si Rocky. Ang nakikita ko sa kanyang galawan niya, pasosyal. Pasosyal. Yung nga pala, speaking of Rocky, na-mention mo sa akin na totoo ba na siya ang nagpapakain kay Attorney Bruce Rivera dati? Ay, oo, may issue palang ganyan yan. Oo, kasi nabagin niya. Nabagin mo sa akin yan. Ang sagot ko sa kanyo, katarantaduhan. Si Attorney Bruce, ilang beses nang umakyat dito sa Baguio. Siya ang gumagastos. Abogado si Bruce. May kakayahan magpakain. May pera si Bruce. May pera. Si Rocky, ang alam ko niyan, one time ko lang siyang na-meet or two times ko lang. At ako naman, bilang DDS vlogger, iba ako sa mga ibang DDS. Okay. Iba ako. Bakit? Kasi noong time, kahit mga Christmas party namin sa Malacanang, hindi ako pumupunta sa Christmas party. Hindi ko gawain yan, tumapak sa Malacanang, hindi. Tatapak ako pag gusto ko. Pupunta lang ako pag talagang mahalagang patawag sa akin. Yung mga nagla-live ako doon, yung may mga patawag yun. Pero yung Christmas party, pass! Pass ako dyan. Pass bakit? May bigay yan. Okay. Ano, maghahati-hati kami ron, mag-aaway-aaway kami. Susumbatan. O, di nag-aaway-aaway lang. Magsisilipan pa kayo niyan, eh. Magkano sa iyo? Oo. Binawasan niya yan yung binabot sa atin. May mga ganyan eksena. Putang ina ninyo, dalang din, nag-aaway-aaway tayo. Di pupunta ako mag-isa pag pinatawag. Di buong-buo ko yung para sa akin, sagot pa yung sasakyan. Maliban pa sa alawang sa biyahe ko. Di walang problema, nakangiti ako ng aalis doon. Diba? Bakit ako sasama doon sa mga patawag na yan? Ang ina, magkahati-hati lang tayo. O di aawain ko lang sila. Ayun, ano, ako yung ninyo na kaisang oras tayo. So maraming salamat talaga ko yung ninyo ha, sa oras talaga. Sana... Okay lang yun. Kuya, sabi ko nga kahapon nga nung sinabihan mo ako, ito ko yung tanong ko sa'yo. Sabi ko, wag mo na akong wag mo nang i-off ang comment section. Pabayaan mo silang magkatungal, pero wala pa naman ako nababasa. Wala, puro ako ano. Puro maganda yung comment sa'yo, kuya ninyo. Puro maganda yung comment, oo. Kasi ang importante talaga dito, hindi ka naging katulad ng mga kasama mo dati. Hindi, kuya nga, sabi nga, dalawa klase kasi ang vlogger. Una, gustong kumita, yung isa, gusto lang makingay ng kanyang opinion. Ako ah, yung ginagawa ko, ito, hindi ko minumonetize ang mga YouTube ko dati. Bakit? Kasi hindi sa pagmayabang, kuya, ang laki ng kinikita ko kahit hindi nakamonetize. Naka-pero lang kayo gano'n, naka-ganito ganyan. Talo pa ang YouTube ko nun. Yung iba, kaya sabi ko nga kahapon, putrakis, may kita na sa YouTube, may pa-jikas pa, may pakulay pa, may pakimkim pa. Lahat, pinagkakitaan nyo. Puro katarantaduhan ang pinaggagawa ninyo, binubulag ninyo mga follower nyo. Hindi, bukod pa may ano pa, meron pa yung ano, yung kakausapin mo yung follower mo na kunwari matanda, yes, madaling uto. Yes, may mga ganon. Yung palihim, laki-laki, mini-message. Yung para ka mamagpapakaawa. Oo. May mga ganon.
kumikita naman sa Lidito. Pero ang sabi ko nga kahapon, ilang gabi tayo nagkasama sa Mindanao. Pinakilala kita sa isang politiko doon. 50 mil ang bigayan kagad doon. Sagot ang ticket, sagot ang hotel. Utang na, na-delay ka lang ng ilang minuto yung hotel mo. Ako kinukulit-kulit mo. Gusto mo first class na hotel? Halagang 15 mil ang isang hotel mo? Nandito na sa akin yan. Ultimo room ng hotel. Pati pangalan ng hotel, nasa akin yan. Kaya uwag ako. Pati ang reply, nandito rin sa akin lahat. Actually, pinakita mo sa akin yan. Ito, dami kong record na ginanon mo sa akin. Ang dami naka-record. Matindi mo ang mahalata, Takero, pag ni-record na kita. Nabanggit mo na, itatanong ko uli sa'yo. Pag ganun ang itatanungan ko na, ay, nagre-record na si Calvo. O, binibigyan mo na ng kulo yung iba. sige ko inyo niyo ano may may maraming thank you sa lahat sa inyo ha. Thank you sa inyo mga kaaway ko diyan. Wala akong pakialam. Basta sabi ko nga negative positive comment, publicity is publicity. Yun ang parating ano ko. Huwag kang maging vlogger kung ikaw ay ayaw mo makatanggap ng batikos. Huwag kang papasok ng social media vlogger kung ang gusto mo lahat paborang sasabihin sa iyo. Simple lang. Dapat maging open ka sa lahat ng sasabihin sa iyo. Ganun. Para pag bakla ka, hindi pwedeng gusto mo tsupa lang. Kailangan iiyutin ka rin. Ganun. Give and take. Yan, eh. Basta kaya ng bulsa mo ang kapalit na ibibigay mo doon sa lalaki. Kasi pag ikaw bakla, guwapo ka, straight ka, kahit pangit ka pag may laman ang wallet mo, may laman ang ATM mo, walang imposible sa mundo. Yan ang katotohanan. Ganun ang labanan dyan. Baka kasukot, makakaano ka. Babay na, kakain ako! Thank you. Maraming salamat. Thank you. Okay. Yan ha. So, thank you po, no. may lakad din kasi kami, ako, tsaka si Queen ninyo kakain. So, maraming salamat. Umabot ako ng 500 views. 560. Thank you po. Ay, Mas Prince! Diyos ko, thank you. Andyan si Mas Prince. Malaking tulong po yan sa aking munting channel. So, ito lang po yung malinaw dito. Si Kuya Ninyo, nag-uusap kami palagi niyan, madalas nag-uusap kami niyan. Yung maganda kasi sa ginawa ni Kuya Ninyo, kahit na iskonyan siya, pero sumusuporta siya sa gobyerno ngayon. Hindi katulad nga nila Banat Bay, nila Bisdak, nila Dada, nila Oli, na hindi na pagbablog yung ginagawa eh. Tinuturoan na nilang magalit yung mga tao sa gobyerno. So ibang-iba po ito sa ginagawa ni Ninyo Barsaga at saka ni Models of Manila. Okay. So, syempre, i-follow po natin si Kuya Ninyo Barsaga sa Facebook at saka sa YouTube. Thank you po sa iyo, Kuya Tina Modan. Nakita ko si Pambansang Loyalista. Pasensya na, hindi ko kayo nabasa kasi ang daming sinasabi ni Ninyo eh. Malaman yung mga sinasabi eh. Tapos si Kabibig nandyan. Si Kabibig nga pala, magkukulab pala tayo, Kabibig, no? Palimutan ko na kay Junriel Lubit. So, thank you po kay Ode Lennon. Maraming salamat po, no? Thank you po kay Yuki na sa Masafumi. Thank you po. At saka kay Mas Prince. Maraming salamat. Thank you talaga, no? Thank you.